sa pinagdaraanan natin na pandemya ngayon, ano kaya ang nais na iparating sa atin ng ating Panginoon? Magandang buhay po, mga kapatid. Dakilain natin ng Diyos na mapagkalinga at mapagmahal. Tuloy niya tayong inaanyayahan na maging mabuting katiwala ng mga bagay dito sa mundo na minarapat niyang ating pangasiwaan. Balik siya sa oras na hindi natin nalalaman. Kaya pinapaalalahanan tayo ngayon na maging mapagmatyag at maging laging handa sa kanyang pagdating. Ito pong muli ako ang inyong kapatid at nag-aanyayang pakinggan na natin ang pagtawag ni Jesus sa mga tao na mapagkunwari at dahil hindi nila sinusuri ang panahong ito na siyang tema ng mabuting balita sa araw na ito. Ang unang pagbasa ay ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga Epeso, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 6. Basahin po natin. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikipag-usap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mamanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at ang nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang salita ng Diyos. Ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni San Lucas, Kabanata 12, talatang 54 hanggang 59. Basahin po natin. Sinasabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakaganoon na. Mga mapagpakunwari. Marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyong gawin. Kapag ikaw ay sinakdal, sikapin mong makipagkasundo habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ipag-utos ng hukom na ikaw ay ibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pagnilayan po natin. Sa pinagdadaanan ng ating pandemya ngayon, ano kaya ang nais iparating ng ating Panginoon? Dakilain natin ng Diyos na mapagkalinga at mapagmahal. Patuloy niya tayong inaanyayahan na maging mabuting katiwala ng mga bagay dito sa mundo na minarapat niyang ating pangasiwaan. Babalik siya sa oras na hindi natin nalalaman. Kaya pinapaalalahanan niya tayo na maging mapagmatyag at maging laging handa sa kanyang pagdating. Pinapaalala sa atin ni Jesus na sa mabuting balita ngayon na maging mapagmatyag sa mga nangyayari sa mundo. Ano nga kaya ang nais ipabatid sa atin ng Panginoon sa mga nangyayari sa atin sa paligid? Ano ang pangangailangan ng mga tao sa pagkakataong ito? Halaga na maunawaan natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa bawat
karanasan na ating nararanasan sa ating buhay. Siya ay nangungusap sa lahat ng panahon at pagkakataon. Idulog natin sa Diyos na maging ang mapait nating karanasan sa buhay upang mapakinggan natin ang kanyang mensahe. Maging sensitibo sa tinig ng Diyos ay maghahatid sa atin tungo sa kabanalan, sa pagmahal sa Diyos at sa kapwa. Tunay na buhay ang Diyos sa mga taong may mabuting kalooban at patuloy na naglilingkod sa kapwa. Mga kapatid, dali natin ang presensya ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa panahon ng krisis. At sa mga pagkakataon, ating itinatanong sa ating sarili, nasan nga ba ang Diyos? Ang Diyos ay nasa taong ating nakakasalamuha, sa mga taong nagmamahal, sa humihingi ng kapatawaran, nasa isang pulubi, nasa isang taong sugatan at inaapi, nasa simbahan, nasa mabuting balita ang Biblia, nasa mga sakramento, at higit sa lahat, siya ay nasa bawat isa sa atin. Kaya lamang ang ating kasiguruhan, kilalanin natin siya. Maganda po ang mensahe ng ating mabuting balita sa araw na ito. Una, ito po ay tungkol sa panahon. Tayo po ay may mga kasabihan tungkol sa panahon. Tulad po ng mga mandaragat, ganito po ang kasabihan nila. Red sky at night, sailor's delight. Pag pula daw po ang sunset, pula ang langit, ay tuwang-tuwa ang mga seaman. Sapagkat ang ibig sabihin nito, kinabukasan maganda ang panahon. Pero pag kinabukasan naman daw po ay mapula or red sky in the morning, sailors take warning. Mag-ingat ka kasi sasama ang panahon. Kung ang mga ulap naman ay matataas ang kanilang sinasabi, ay magiging maganda ang panahon. Ito po ay mga kasabihan lamang at bagamat nakatutuwa, sa panahon natin ngayon, mas umaasa tayo sa forecasting ng pag-asa sa ulat ng panahon. Ang mga manakanakang pagkulog o pagkidlat, may mga hangin mula sa kanluran, mga gayong pag-uulat ng pag-asa. Yun po ang ating tinitignan sa ngayon ng ang mga babala ng pag-asa ulat sa panahon. Bakit po natin ito na babanggit? Sabi ng Panginoon, kung marunong kayong bumasa ika ng kung ano ang nakikita ninyo sa langit tungkol sa panahon, bakit hindi ninyo nabasa ang sinasabi ng Sign of the Times, isa kapangkasalukuyan natin ngayon? O halimbawa, COVID-19. Hindi ito basta-basta pandemic. Ang nagtatanong bakit nagkaganito, anong ibig sabihin nito? Marami ang nagsasabi, itong COVID-19 pandemic, bagamat malungkot na pangyayari, marahil ang mundo ay tumatalikod na sa kanya, tuloy-tuloy ang pagkakasala, tuloy-tuloy ang pagwasak ng relasyon ng tao sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya mayroon tayong ganitong paalaala na magbalik loob sa Panginoong Diyos. Magsisi sa kasalanan, magkaroon ng panahon para sa Diyos. Bigyan na natin ng makuhulugang panahon ng mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. At sapagkat marahil ito ay
panawagan ng Panginoon na baka tayo ay nagkukulang na sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya tayo ay Kanyang inaanyayahang magbalik loob sa Kanya bago pa maging huli ang lahat. Ang pangalawang bahagi naman po ng Ebanghelyo ay ang ang tungkol sa settlement ng kaso. Halimbawa, kung may kaso ka sa isang tao bago pa ito makarating sa hukuman, ay mag-ayos na kayo para tapos na ang gulo. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Hindi lamang po ito larangan ng hukuman ng mga kaso. Ito'y tungkol din sa ating buhay espiritual na ang panawagan po ay ganito. Habang tayo ay nabubuhay pa at alam naman natin na ang lahat ay magkakaroon ng katapusan, lahat tayo ay mamamatay, matapos yan ay ang paghuhukom. Ayusin na natin ang ating mga buhay at sa harap ng ating Panginoong Diyos, makipagkasundo na sa Kanya. Magsisi na, humingi ng ating mga nagawang pagkakamali para sa pagdating ng panahon na, oops, tama na, ang buhay mo ay kukuhanin ko na at babawian na kita ng buhay na pagdating ng panahong iyon ay magtutuos na tayo sa harap ng Panginoon. At least nakapagsisi na tayo, nakapagbalik loob at nakahingi na tayo ng tawad at nabago na natin ang ating buhay. Lumayo na tayo sa kasalanan at masama. Gumagawa na tayo ng mabuti. Ito ibig sabihin nito na makipag-ayos tayo sa Panginoong Diyos. Yan ang panawagan ng Panginoon at upang basahin ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Kaya nga habang may pagkakataon ay magbalik loob tayo sa Diyos. Dahil pagdating ng kamatayan, tapos na po ang lahat, paghukom na ang ating haharapin. Nawa sa tulong ng Espiritu Santo ay maunawaan natin ang mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon at kapaligiran. Ang Diyos ay laging naghihintay anumang oras, kapatid. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong narinig, kapatid. Makiisa at maging tagapagdating din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag sa video nito. At kung meron kayong mga prayer intention, panalangin ng pasasalamat o para sa mga kapatid na may mga malubhang karamdaman, maglagay lamang po ng comments o reaction sa ibaba ng video nito. At asahan po ninyo na amin po kayong ipagdarasal sa ating Panginoong Diyos para sa inyong kaligtasan, kalagayan, at mga kahilingan. Ngayon panahon ng pandemya, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos, ating palakasin. Pagdarasal ng Santo Rosario ay ating paigtingin. At sa mundo na tila baga nababalot ng kadiliman, maging liwanag nawa tayo ni Kristo na nagsusulong ng kabutihan. Hanggang sa muli, magandang buhay po mga kapatid at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa mabuting balita sa araw na ito. Hanggang sa muli!